Hello, hello mga ka-Sisi. Thank you again for tuning in to our channel. Of course, it's Sisi Vlog and Reviews. Sabi ko nga a week ago, ititest muna namin ang ating Aqua S9 Max. And ibibigyan namin sa yung full verdict namin, which is today. So, natest na namin overall yan, ang lahat ng pwedeng malaman dito sa Aqua S9 Max. So, physically, nasabi ko nga sa inyo, di ba gustong-gusto ko yung color niya? Yung green, ayan, di ba? Ang ganda-ganda. Tapos, Gorilla Glass, 3 pa, yung front at saka yung back niya. So, dito sa may left side niya, nandyan yung card slot natin. So, pwede dyan yung dalawang SIM card at saka isang memory card. So, sa top part niya, Mikey lang yung meron tayo dyan. And, doon sa kanyang right side, nandyan naman yung volume rocker at ang kanyang power button. At dito sa may ilalim, nandiyan ang ating speaker grill, ang Type-C charging port, ang kanyang 3.5mm earphone jack, at may isa pa siyang mic dyan. So, for the back part naman niya, we have there the 48MP for the main camera, 8MP for the wide angle, and yung depth at macro sensor naman niya ay both 2MP. At aside from those cameras, nandiyan din ang kanyang fingerprint sensor. At sa harapan niya, nandiyan ang ating teardrop notch na 32MP camera. Yung pinaka-screen niya is 6.53 inches, full HD, at true view LCD na. For its processor naman mga kasisi, it's already Helio G90T octa-core. Can you imagine, advanced na talaga, nakakatuwa. At for its hard drive naman, we have there 4 gigs of RAM at saka 128 gigs of ROM. Talagang promising talaga to kung babasahin mo lang or titingnan yung kanyang mga features. At for the battery naman, it's already 5,130 mAh. Ang laki-laki na niya. At it's already lithium polymer battery. So, nasabi ko sa inyo kung ano yung mga advantage ng lithium polymer. At seems like talagang binigay noong Cherry Mobile yung magandang features na yan. So, seems like important ng Cherry Mobile yung battery netong S9 Max niya compared doon sa S9. So, yung charging time naman niya, it took me around the 2 hours. So, medyo may katagalan siya even if fast charger siya, yung 18 watts. And yung gaming time niya, it's around, based on my personal experience to, it's around 8 to 10 hours. So, kung medyo light to moderate usage lang yan, pwede pang umabot ng 2 days yung battery ni Aqua S9 Max. At of course, nasabi ko na ba, current price niyan, it's just 8,999 pesos mga kasisi. Nice, di ba? So, in terms of performance naman tayo mga kasisi, if titingnan nyo yung interface niya, ayan, no, very simple, malinis siya, at wala rin siyang bloatware. So, isa yan sa nakakatuwa sa kanya. Kung ano man yung nandito, initially, yun ay talagang mga kailangan ninyo. So, hindi kayo magugulat na kung ano-anong mga application yung pinag-add ng Cherry Mobile. So, nakakatuwa yan. So, in terms of scrolling naman through your social media accounts, very smooth din yan. Ayan, hindi ko lang mapakita kasi talagang, di ba, ang konti nga wala siyang mga kung ano-anong mga application. Pero, maganda, smooth siya. Nung ginagamit ko siya, hindi ako nagkakaroon ng issue. So, mabilis ang response ng kanyang screen. So, syempre, tinest din namin yan for video, photos, and also for gamings, ano. For YouTube, okay siya. So, for video quality, very crisp ang color, maganda siya. So, na-experience ko yan sa YouTube. Sa Netflix nga lang, since hindi siya HD, so standard definition lang siya, pero okay pa rin naman yung naging experience ko. Ma-appreciate nyo pa rin yung quality, yung graphics, so okay naman yan. So, in terms of gaming naman, i-check natin yung Mobile Legends, COD, at saka ang Asphalt 9. As you noticed, for Mobile Legends, napaka-smooth niyan. Yung color niya, enhanced. So, gustong-gusto ko siya. Maganda siya sa mata. And
even yung naka, wala siyang ultra mode, oo, pero yung tinry ko yung high frame rate or HFR niya, so I turn it on, and maganda yung nag-experience ko. So I am really checking kung may possible na mga frame drops or lags. Wala, even yung water doon, talaga noticeable yung movement niya. And also yung mga characters, kahit gaano sila mag-move, talagang kitang-kita mo, hindi sila wala talaga itong frame drops. Very smooth talaga yung experience ko. So nakakatuwa siya. I think, it's a combination nga nung kanyang Helio G90T na processor at ang kanyang 4GB. For Asphalt 9 naman, nakita nyo din, ano, maganda siya. So, kahit gaano mag-move yung car, so it's very smooth, maganda, very much playable, at nakakatuwa talaga siyang laruin. Nakita nyo rin ang ating COD gaming, di ba? Ang ganda-ganda niya. Very responsive talaga siya, yung mga buttons niya. Hindi ako nagkakaroon ng problema or any frustration yung sa pagre-respond ng game. Talagang very, very smooth din siya. Tapos, syempre, pag nag-game ka, di ba? Gusto mo talagang overall experience to. So, even yung kanyang speakers ay talagang malakas. Kaya kung halimbawa gusto mo talagang bonggahan yung paglalaro mo, talagang maririnig, gusto mong marinig at lakasan yung speakers, ay talagang okay na okay din ito. At yun nga, I truly believe doon sa kanyang liquid cooling technology, kasi even yung heavy gaming nga is hindi siya nag-overheat. So nakakatuwa yun sa kanya. So for the photos naman, papakitaan ko din kayo ng mga photos and videos. So check natin yan, mga kasisi. As you notice, 'di ba, yung rear camera niya, talaga nag-pop out talaga yung color. So halimbawa, gusto mo na parang take ka ng picture and then post it right away, okay siya. Kasi ang ganda nung kinalabasan talaga. So lalo pagka open yung area at maganda ang lighting, talagang makukuha mo or ma-maximize mo talaga yung quality ng photo na pwede niyang ibigay. For the selfie naman, nakita nyo, so hindi ganoon nagpa-pop out yung color niya, pero maganda pa rin yung quality niya. So nakakatuwa talaga. So both rear and the front camera ay talagang wala naman akong masasabi. For the selfie video, ito yung quality niya. So as you notice, compare doon sa kanyang photo or selfie photo, medyo may pagka-washed out yung color ko. There. At ito naman is for the rear camera. So, compared doon sa selfie camera, napansin nyo na mas natural yung color ko. So, hindi siya ganun ka-washed out. Kaya, okay. Kaya, mas na-appreciate ko yung rear camera niya kesa sa front camera niya. Ayan. So, as you notice, mga kasisi, yung video niya, as long as okay naman yung lighting niya, is okay siya. Wag lang yung medyo madilim kasi baka nga makita nyo doon, magiging masyadong obvious yung photos or videos nyo na may pagka-washed out. So yun nga mga kasisi, kaya ako bumili nitong Aqua S9 Max is because yung na-experience ko sa Aqua S9 versus doon sa price niya ha, na napakamura, is natuwa ako. So syempre dito sa Aqua S9, which is mas mahal, so syempre nag-expect ako ng mas magandang performance from Cherry Mobile since nga mas mahal ito. So ang masasabi ko mga kasisi, in terms of price range niya, isa itong Aqua S9 Max sa mga best budget phones nitong 2020. So I can easily recommend this kung ang budget nyo is within that price range at naghahanap kayo ng magandang performance ng phone, then this is one phone na you can buy. So mga kasisi, just to summarize, no, syempre externally, nasabi ko yan, tuwang-tuwa talaga ako doon sa external niya. Yung color niya, yung jade green niya, napakaganda. So, yung pagiging Corning Gorilla Glass niya sa front at saka sa back niya, talagang nakakatuwa yan sa kanya. And,
Also, yung response niya, yung pagiging smooth nung kanyang screen, yung interface niya, maganda yung performance niyan. And also for the gaming, kung mahilig kayo sa gaming, kung heavy gamer kayo, so it is also one phone na pwede nyong bilhin kung ganun ang budget nyo. For the photos and videos, as long as okay yung lighting nyo, okay naman yung ibibigay niyang quality sa inyo. Medyo bumababa lang talaga siya pagka may medyo madilim yung lighting nyo doon sa area nyo. So, syempre, as a girl, no, ang wish ko lang is sana magkaroon sila ng mga clear case na pwede kong i-partner dito. Kasi okay naman yung casing niya na free, kaya lang hindi kasi nakikita yung elegant na color niya, oh. Diba, nasasayang yan, no? Diba, kung hindi mo ipapakita, ang ganda-ganda talaga niya. So, sayang naman kung gagamitin mo yung case na to. Though, wala ka naman choice kung gusto mong ma-protect yung iyong phone. So, mga kasisi, mag-leave ako ng mga link ng videos na ginawa ko, like yung gaming ko, doon sa ating comment section sa ilalim. So, paki-check yan para makita nyo yung mismong gaming, overall, na gaming experience ko using Cherry Mobile Aqua S9 Max. So that's it, mga kasisi. If you liked my video, please, please don't forget to hit the subscribe and the like button below. And I will see you again soon. Thank you. Bye.